Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Our topic for today is another amazing Filipina warrior. Siya ay si Marcela Marcelo, kilala bilang Silang Bagsik, unsung hero of 1896 Philippine Revolution. Pinatibay ng Rebolusyong Pilipino noong 1896 ang lugar sa mga talaan ng kasaysayan ng marami sa mga kinikilalang bayani ng bansa. Gayunpaman, maraming mga hindi kilalang bayani, lalo na ang mga kababaihan ng rebolusyon na ang mga kontribusyon sa layunin ay nananatiling hindi kinikilala. Isa sa mga hindi sinasadyang bayaning ito ay si Marcela Marcelo na nakilala bilang Silang Bagsik. Marcela was a native of Malibay, which used to be a part of Parariaque until 1898 but is now under Pasay City, and was born in 1869 to a well-to-do family owners of a betel nut farm. She eventually married Quirico Lugo of Pateros and had one child with him. Marcela's husband was captured by the Guardia Civil, an event which eventually prompted Cela to take up arms herself and join the revolution. Mahalagang tandaan na sa panahong ito, ang Parariaque ang punong tanggapan ng Spanish Gobernador General Camilo Garcia de Polavieja, kung kaya't ang matinding kampanya ng pamahalaang Espanyol laban sa mga rebolusyonaryong Pilipino sa lugar. Si Cela ay napilitang lumipat sa Cavite, kasama ng ibang mga tagabayan ng Malibay na nasa ilalim ng kontrol ni General Emilio Aguinaldo. Ilang sandali lang ay si Cela na mismo ang nanguna. Cela was formidable in battle, thus earning her the name of Silang Bagsik. Siya mismo ang nanguna sa mga sundalong Pilipino sa pag-atake sa mga trenches ng Espanyol. Napansin ni Carlos Virongquillo ang kalihim ni General Aguinaldo kung paano siya armado ng bolo lamang sa panahon ng mga labanan. Dahil sa kanyang mga kontribusyon sa rebolusyonaryong adhikain laban sa kolonyal na Panginoon ng Espanya, siya ay itinaas sa ranggo ng general at pinamunuan ang kanyang platoon sa ilang mga labanan laban sa kaaway, na kilala sa labanan ng Perez das Maritias. Habang siya ay nakatayo sa ibabaw ng mga trenches at nagbibigay ng mga utos sa kanyang platoon sa panahon ng crossfire, siya ay tinamaan ng isang bala sa kanyang noo. Hanggang sa kanyang huling hininga, inialay ni Selang Bagsik ang kanyang buhay sa paglaban para sa pagpapalaya ng bansa mula sa mga kolonisador. Ang katapangan ni Selang Bagsik nung rebolusyonaryong Pilipino ay pinarangalan ng kanyang mga kasama sa katipunan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang imahe. A woman with flowing hair and leading the fight against the enemies. In the certificates of the members of the Asociación de Veteranos de la Revolución. Thank you very much for watching. And according to a famous quote, stand for what is right, even it means standing alone.